artista, action star at ngayon isa ng lingkod bayan. Siya si Mansur Del Rosario. Halika't samahan niyo kung alamin ang kanyang tunay na buhay at tunay na kwento. Hi sir! Hello! Hi! Hello, pasok! Good morning sir Mansur, welcome to Real Talk. How are you? Not as busy as I used to be. So let's talk about your childhood years. How is it like growing up? So I grew up in Bacolod City. My life as a kid in Bacolod was a typical probinsyano. Mm-hmm. You know, hanging out in the streets, running around, playing with your neighbors, playing with your schoolmates. Siguro growing up, my only problem back then was getting fights in school and being bullied. So, yun lang. Until siguro I was about 12 when my mother and father separated. Naging traumatic yun. Tapos naging magulo yung buhay ko after that. Pero as a child, till about 12 years old, masaya yung buhay ko. Ang problema ko lang nun, madalas ako nabubuli. Tapos madalas akong makipagbakbakan at lagi akong talo. Pero nakipagbakbakan ako. I finished Communication Arts in De La Salle University. And I had another course, Applied Humanities. Paano naman po kayo napasok sa mundo ng showbiz? Because we all know kapag sinabing Taekwondo o kapag sinabi namang talagang sa pagdating sa action films, kilalang pangalang Mansur Del Rosario. Napunta ako sa showbiz dahil nung time na national athlete ako, nung mga 1980s, hindi pa masyadong sikat ang Taekwondo noon. Ang sikat noon, karate, kung fu, judo. So, nung mga 1980s, nung athlete ako, naalala ko na si Tito Dolphy naghahanap ng isang martial artist o karatista na gwapo na pwede niyang ma-discover at mapasok sa kanyang bagong movie, yung movie niya na Enteng the Dragon. Yun ang unang movie ko kasi gusto niya gawin spoof ng Enter the Dragon ni Bruce Lee. So siya naman si Enteng the Dragon. So when I started my first movie, dinadub yung boses ko dahil Bisaya ang accent, Ilonggo ang accent. Yung acting ko very minimal, pero yung fight scenes ko, yung stunts ko, exceptional. So my objective, my goal, my mission from the World Taekwondo Federation and the Philippine Taekwondo Association was to break in the movie industry, showcase my skills, so that if I do become popular, Taekwondo becomes popular hand in hand. So, yung De La Salle Alumni Association Sports Hall of Fame, nilagay ako sa top 100 best athletes that was produced, kumbaga product ng La Salle. Ito yung first medal na pinanalo ko sa 1985. Anong year ka pinanak? 86. Oh, ito, 85. Hindi ka pa pinanganak. Nag-bronze ako sa World Taekwondo Championship. Dito naman, 1987, ako tsaka si Stephen Fernandez ang naging unang Filipino na naging Southeast Asian Taekwondo Champion. So, from showbiz to politics, paano naman kayo napasok sa mundo ng politics? Even when I was an actor, I was always approached to run. In the 90s pa lang, in the late 90s, yung panahon na Bangis, Buhawi Jack, Haragan, Matang Agila, Padre Calibre, yung mga blockbuster movies ko. So marami ng offers nun pala. Nilapitan na ako noong 1990s. Pero tine-turn down ko. Una-una, single pa ako, tapos nag-i-enjoy ako sa life ko. So what made you say yes? So then, mga early 2000, nilapitan pa rin ako. Eh, sabi ko, hindi pa ako handa kasi parang gusto ko pa magturo ng Taekwondo. Enjoy pa ako. Single pa ako eh. When I got married and I had children, nag-iba pananaw ko sa buhay. Yung inisip ko yung future ng anak ko, inisip ko yung anong magagawa ko para mapaganda ang buhay niya at mapaganda ang syudad na kung saan tayo nakatira, yung bansa. Yun, naging mas aware ako doon. And madalas pag nag-reunion kami ng mga kaibigan ko, high school, college, taekwondo, golf, basketball, sa movies, kung sino-sino mga barkada ko, madalas minsan pag na-topic na sa Pilipinas, ang bansa, ang problema, puro reklamo, 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 marinig mo.
Tapos madalas sinasabi ko, why don't you do something about it? You know, why don't you go out and do something about it? And then I said to myself, maybe I can do something about it. You know, make a difference, maybe. So. All right, sir, isa po kayong public servant. You are also the Secretary General of Philippine Taekwondo Association. At syempre, minsan nag-aartista pa rin po pala kayo. How do you manage your time with your family? At mukhang busy-busy po kayo. Busy in a sense, kasi marami kang ginagawa. Pero, mga once a year, I take them abroad, you know, and it's just us. So, you know, I spend time with them. You know, basta we're just together. Mm-hmm. And then when I'm in Manila naman, on the weekends, I try to, you know, like my son, I bring him to the boxing gym. I try to bring him to the taekwondo gym. You know, then sometimes I bring him to the golf range. Mm-hmm. Or sometimes we swim together. So, and my daughter, the same thing. So, you have two kids. Mm-hmm. Yeah, they're very small pa there. One boy, one girl. Yeah. Ang cute so, naman. Ano naman po yung mga aral ng buhay na nais niyong ibahagi sa mga kabataan natin ngayon? In life? Or in the ring? Or in business? Career? Mm-hmm. Your job? It's not every day in your life you have a good day. Mm-hmm. It's not every day in your life you're gonna win. There are many days in your life you will experience losing. You will experience defeat. You will experience failure. The only thing I can share with everybody is if you're a fighter, you don't have to be a physical fighter, but if you're a fighter inside you, you will not give up. You will continue, you will stand up, and you will fight another day. It's like, life is like a war. You know, every day is a battle. You win the day, you're winning the war. You lose that day, you're losing the war. So you gotta count the days that you're doing good and you're winning. And if you do good for yourself, you do good for other people also. Si Bonsur Del Rosario, isang athlete, isang martial artist, isang artista, isang instructor, trainer, coach, isang public servant. Ang dami, ano? Ayun kasing buhay ko eh. Tunay na tao at yan ang aking tunay na kwento. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.